Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Ang mga nakakuha ng pinakamaraming boto sa harapang nominasyon nagharap-harap na sa isang ligtas challenge. Oh. Pag na-shoot na ni Jin po, Anna, wala na akong chance. Dahil dito, dalawa ang magpapaalam sa inyo. Ikinalulungkot ko, Jin at Zach. Salamat. Walang iiyak. It's okay, okay. Zach at Jin, pumasok na kayo sa confession room. Jin, bye-bye guys. Guys, huwag kayong malungkot! We will still watch you. Matapos magpaalam sa mga housemates, kinausap ni Kuya sina Jin at Zach. Parang nagsingin na sa'yo. Sinkin na sa'yo. Siguro paglabas. O sa sinigin ni Kuya. Ha? Siguro sa flashback. Walang iiyak ha? Sa flashback ha? Zach at Jin. Yes, Kuya. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong dalawa. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Sobra. Naging makabulakan ang pakikipagsapalaran ninyo dahil sa ligtas na inyong pinagdaanan. Bagamat ibinigay ninyo ang makakaya ninyo, hindi kayo pinalad. At dahil doon, kayo nga ang nagpaalam sa inyong mga housemates. At dahil dito, dumating na ang takdang panahon para malaman ninyo ang totoo. Nagpaalam na kayo sa mga housemates. Yes po. Pero hindi pa kayo magpapaalam sa bahay ko. Oh my God! Yes! Oh my God! Kuya, bakit ka ganyan? Sa kami pupunta ko. Wow! Oh, wow, I thought this is the end. God. Bakit ka emosyonal, Jin? Hindi ko kumiyamalang po talaga akong alam na. Sabi mo. Saan po? Saan po ako pupunta paglabas ko? Kasi, alam mo, wala po ako pamilya dito at mahirap po talaga yung buhay po namin. Naisip ko po, pupunta na lang po ako kina Tamara. Zach at Jin. Yes, Kuya. That's the real. Bagamat natalo kayo sa ligtas, hindi pa dito nagtatapos ang inyong mga pangarap. Kayo ay housemates pa rin ng bahay ko. Pero mananatili pa rin kayong mga nominado. At magpapatuloy ang buhay ninyo sa isang secret room dito sa loob ng bahay ko hanggang sa oras ng aking itatakda. Kuya, akala ko po kanina, eto na, tapos na po yung journey ko dito po sa bahay niyo, Kuya. Pero nagkaroon po ako ng pag-asa, Kuya. Kuya, parang nabuhayan po ulit ako na mas naging strong ako, Kuya, na lumaban para po sa maabot po yung pangarap po. Sa puntong ito, Zach and Jin, pumunta na kayo doon ngayon. Kasabay nito ay isang kondisyon na hindi maaaring malaman ng iba na nandito pa rin kayo sa loob ng bahay ko. Samantala, sa loob ng bahay, emosyonal pa rin si Raph sa inaakalang pag-alis ng malapit na kaibigang si Jin. I was the closest to Jin. I consider her as my best friend here sa loob ng bahay mo. Alam ko na I'm gonna miss her. Magkaiba kami ng walks of life na naranasan. Hindi yon naging hindrance para hindi kami maging best friends. Sa kanya po ako natuto maglaba. Sa akin siya natuto mag-makeup. Yeah. Game.
sakit ng likod ko. Congrats, Chan. I still remember the day when you like, oh, iuwi ko to si Jin sa bahay. Wag na, Mikey. I experienced having an ate na she also guides me. I think I could do that. She makes me feel like an ate. You'll see her outside, your besties pa rin. Yeah, I know. We'll visit your house and everything. Sina Jin at Zach naman pumasok na sa secret room ng bahay. We have our own condo. Kaya pala task room. Talaga gawin natin dito. Maya-maya pa oras na para kumuha ng supplies ng housemate sa storage room. Nakatabi lang ng secret room. There's tofu. Yeah, because we didn't make it this week, so they gave us tofu. There's so much tofu. Oh my God, yeah. You take one each. Okay. Let's do this. I'll take two. I'll change my bag. I'll bring the gulay na lang. Yay! Kamote. Kamote, I'll bring the. Tofu. Yeah. Too happy for kamote siya. Oh, yeah. Thank you. Go, go, go. Ba't ganun? Ang saya nila. Ganyan din naman tayo. Ba't ganun? Bakit ang saya nyo? Saya-saya nyo. Kanina lang umiiyak kayo. Hindi nila. Parang agad-agad din lang natanggap na ilang saglit pa ipinatawag ni Kuya ang mga nakaligtas sa unang ligtas challenge. Housemates. Yes, Kuya. Kayong lima ang nanaig sa unang ligtas. Pero dalawa sa mga kasamahan ninyo ang nagpaalam na. Pero kung dalawa man ang nagpaalam, dalawa din ang nagwagi sa unang ligtas challenge. Ang dalawang pinakamabilis na nakagawa nito. Congratulations, Laziz at Michael. Dahil dyan, ligtas na kayo. You are safe from nomination. Nangangahulugan, Roque, Isabel at Kathleen. Kayo ang haharap sa ikalawang ligtas bukas. Yun lang sa ngayon, housemates. Thank you po, Kuya. Magandang gabi po. Thank you po, Kuya. Yes, labas ulit ako. Ligtas ang! Ligtas! Bro! Guess what? Announcement. You are leaving again tomorrow. Huh? No. 2-1, I don't know, no joke. Michael Burr and Laziz are safe for nomination! Kaka! Good luck, Kuya. I need to have my smile muna dito. I can't contain my smile. Hura! First time I will have you. You? Will have you minute. Wow, congrats, blessings. Hanggang sa oras na para matulog ang lahat. Ay, nakakatakot pa ng yarn. Night, Zach. Good night. Ay, nako, Jean. Good night, guys. Good night. Guys. Good night, Kuya Big Brother. Good night, housemates. Kinabukasan, magkasabay gumising ang housemates na nasa bahay at nasa secret room. Morning, guys. Morning. Remember. Morning. Morning, Rav. Morning, Zahim. Gusto kong makinig. Chismosa ko.
I have a weird dream talaga. What? Ay, mamaya ko nalang sabihin. Ba't may mamaya pa? Kasi this one is... It's about Sam, no? Pagdating ng almusal, ang housemates, dinaan na lang sa kwentuhan ang pangungulila kina Jin at Zach. Namiss ko din cellphone ko eh, so... 1 week na yan, my friend. Are you always on your phone? Marunong kaya ako mag-type? Kaya, are you always on your phone? Oo, type mo nga si Siak. Sabi niya kay Siak, sabi niya, Siak, masasabihin ako sa'yo mamaya. Marunong ako na panaginipal. Bongga guys! Yeah. I can't believe Jin is no longer here. Yeah. Like, oh, it's like impossible. It's possible. Maya-maya, napunta ang usapan ni Jin at Zach kay Seham. Maganda siya, si Seham. Siyempre, yung tanong ko is, crush mo ba siya? Ngayon. Happy crush? Ano mo yung happy crush? Ah, pareho kayo ng sagot. Kiligin ka. Pareha kayong sagot. Same answer, same feelings. Gato si Zach. Ba't hindi mo nga sinabi? Ewan ko. Nabigla ako eh. Nabigla ka? Oh, kasi bigla niya sinabi. Also, I was shy of you first. I was shy. It's because I had a crush on you. I got used to talking. Gusto din niya malaman kasi. Lalabas na sana tayo kahapon, Jean. Grabe. Na-extend pa tayo ng isang linggo. Tuloy-tuloy na daw. Wala na itong sukuan. Second life na natin. Malamang buhay. Samantala sa loob ng bahay, ipinakuha na ni Kuya kina Isabel, Kathleen at Roque ang kanika nilang bagahe para ipalagay sa living room. Make sure to close this door. Yeah. So it looks nice. I'll just change my clothes. I think we have to play soon. Maya-maya pa, tinipon na ni Kuya ang lahat para sa isang mahalagang anunsyo. Isabel, Roque, Kathleen. Dumating na ang takdang panahon para sa inyong ikalawang ligtas. Hindi ko po masabing madali kasi wala namang po madali sa task na pinapagawa. Sabi ko patay. Susunod! Kung sino man ang mauunang makagawa nito ay siyang maliligtas. Dalawang hindi ay magpapaalam na sa mga housemates. Napangalanan na ang mga nominado ngayong linggo. Tignan sa description ng video na ito or sa comment section sa ibaba ang partial unofficial Diamond Tally update. Ilang sandali pa ay isa-isa nang ipinatawag ang mga maglalaro ng ikalawang League Task Challenge. Para sa inyong ikalawang League Task, malaki ang nakataya rito sapagkat kung sino man ang mauunang makagawa nito ay siyang maliligtas at ang dalawang hindi ay magpapaalam na sa mga housemates. Para sa kanilang hamon, kailangan nilang magbalanse ng tig-dalawang magkapatong na block sa magkabilang dulo ng isang pole. Sunod nito ay kailangan nilang maitawid ang pole na ito sa isang maze nang hindi nahuhulog ang magkapatong na bloke. Kung sino ang pinakamabilis na makakarating sa dulo ng maze ay siyang maliligtas sa kanilang tatlo. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes para gawin ang inyong ligtas. Sakaling mahulog ang blocks, kailangan magsimula ulit sa umpisa. Titigil din ang takbo ng oras
kapag nangyari yun. Dahil sa boto ng community, urang sumalang sa hamon si Isabel. Simula sa iyong ligtas. Trinay ko na maghawak ng ganito, closer, farther. Inisip ko kung ano yung mas magiging stable, paano maging stable yung hinahawakan ko. Important yun na dapat dahan-dahan talaga. Tapos, ang dami pa ng hoop, kuya. OMG, mahirap to. Look left and right kasi kailangan mo i-balance yung dalawa before ka maggalaw ulit. Baka kasi hindi i-balance, di ba? Katulad ni Isabel, si Rocky ay hirap ding magbalanse sa simula pa lamang ng maze. Una pong inisip, medyo mahirap, pero iniisip ko na lang pong gagawin ko po ito. Hanggang saan makakaya ko, gagawin ko pinaka the best ko po, yun po yung nasa isip ko po ng kuya. Kasi ako kasi kuya, pasmado po talaga, pero sabi ko na lang, idahan-dahan ko na lang, kahit mabagal po ako matapos, idahan-dahan ko siyang maitawid. Samantala si Kathleen, bago pa man makarating sa simula ng maze, ay lagi nang nababagsakan ng blocks. Maari mo nang simula ng pagpatong ng mga blocks. Nahirapan po ako sa balanse ng 2 blocks for each side. Hindi ko po siya magawa. I was doing different strategies po, pero natutumba pa rin po siya. Kung si Kathleen hirap makapagsimula, si Isabel naman unti-unti nang nakukuha ang technique, kaya naman unti-unti na rin nakakausad ang mga sumunod niyang pagsubok sa maze. Alam ko na kung dahan-dahan, kaya naman siya. And the fact that napapasok ko siya sa first hole and second hole, possible talaga siya. It was really frustrating. Parang, I was like, I'm so careless. Si Roque, gigil na rin mas makarating pa ng malayo sa maze. Kailangan dahan-dahan lang para hindi gagalaw yung mga blocks, para hindi mahulog po ulit. Masaya ako kasi nakokontrol ko na siya, yung paulit-ulit ko po. Nakokontrol ko na po yung pagpaikot-ikot po doon ulit. Sa tuwing papalapit ng paakyat, kuya, yun po, lagi pong nalalaglag ulit. You have to mind the 2 blocks for each side para hindi matumba. Come on. Mahirap po yun para sa akin. Di po ako talaga magaling sa balance, kuya, at shaky po talaga yung kamay ko. Hirap man sa simula, ay unti-unti na rin naitatawin ni Kathleen ang pole sa maze. I was just frustrated with myself po, kuya, kasi hindi ko po siya magawa.
that also pressured me, Kuya, because I also have to think of the time. Pero I tried to calm myself. Kung si Kathleen nagiging emosyonal na, si Isabel determinado pa rin sa muling pagsubok. A part of me, parang I'm losing hope. Pero I still give my best because of my experiences po in the past. I realized na kaya ko to. Parang sabi ko sa sarili ko na I will not lose hope unless it's time. Masaya po ako kasi nakaabot po ako sa park na yun, Kuya. Nalagpasan ko po yung paikot. Pero po, ayun po, kinakabahan din po kasi may oras din akong hinahabol. Para sa akin, kung hindi, basta binigay ko po yung best ko. I really tried to calm myself and push myself. Na I can still do it. Last 2 minutes. Sa huli, sino nga kaya sa kanilang tatlo ang nagtagumpay na matapos ang maze? Napangalanan na ang mga nominado ngayong linggo. Tignan sa description ng video na ito or sa comment section sa ibaba ang partial unofficial Diamond Tally update. Pagkatapos ng pangalawang League Task Challenge ni na Isabel, Kathleen at Roque, tinipon ni Kuya ang lahat para sa isang importanteng anunsyo. Natapos na ang ikalawang League Task na pinaglabanan ni na Isabel, Roque at Kathleen. Ang challenge na ito ay naglalayong makapagligtas ng housemate. Pero tulad ng unang League Task, ito din ay basehan ng mga housemate na magpapaalam na ngayong araw. Sa pagkakataon na may makatapos ng challenge, ang pinakaunang makakagawa nito ang siyang maliligtas. Pero kung walang makagawa nito, mangangahulugan na ang lahat ng nominado ay magpapaalam sa kanilang mga housemates. Oras na para malaman kung may nakatapos nga ba sa ikalawang League Task. Ang bilang ng nakatapos ay wala. Roque? Yeah. Kathleen? Pa. Isabel? Kuya? Yeah. Tapos na ang oras. Okay po. Dito nagtatapos ang League Task. Ikinalulungkot ko, housemates Isabel, Kathleen at Roque. Dumating na ang takdang panahon. Kailangan nyo nang magpaalam sa inyong mga kasama. Bye-bye. Do okay? Okay, lagi kang magaling. Visit me, okay? I will. Yeah. Do well. Okay. I will. Love you. Okay. Take care. Isabel, outside, beige. Ang napalapit kay Isabel na sina Seham at Raf, hindi na napigilan ng emosyon sa inaakalang pag-alis ng kaibigan. Isabel, thank you for everything.
Lisa, no, I want to tell you, thank you for being a big sister to me. No, don't worry. Yeah. I'm still gonna be a big sister outside. Nothing's gonna change. Thank you. Nothing's gonna change. Be strong, okay? Be strong. You were my closest here. I know. You were my closest. I'll see you soon. Isa, you won't cry. Don't cry. I'll see you later. Isa. I always tell you this. You're the sister I never had. I'm still gonna be your sister. Outside, that you're the sister I always wanted to have. I love you. We'll see each other. Yeah. Sorry for everything. I love sorry. You. It's okay. It's the end is coming soon, and we'll be able to have the ball. Bago umalis, nagbigay muna ng mensahe sina Isabel, Kathleen, at Roque sa mga kasama. Smile! Sobrang thankful ako that I met each one of you, even if we're from different places, have different personalities, different backgrounds. We accepted each other. I don't want to cry anymore. I've been crying since earlier, but I just want to thank each for each of you talaga. It's not the end. It's only the beginning for all of us. Mga Jay, mga Jong, good luck sa inyo! Thank you! Pumasok na sa confession room. So I guess we can't tell you what we did. Thank you! Love you! Enjoy your dinner! We'll see you outside. Also do your best. Grabe! Gagaling nyo. Sleep over. Bye, guys. Confession. God bless you. Okay, tuloy manalangin, Roque. No, po. Bye. Thank you so much. Bye, guys. No, na. Dahil hindi natapos nila Isabel, Kathleen at Roque ang ikalawang ligtas challenge ay nagpaalam na nga sila sa kanilang mga kasama. Pero lingit sa kaalaman nila ay hindi pa ito ang katapusan ng kanilang pagiging housemates dahil gaya ni na Zack at Jin ay mapapabilang lamang sila sa final list of nominees for the week. At dahil dyan, kapamilya, voting is now officially open. Sino kina Jin, Isabel, Kathleen, Roque at Zack ang nais nyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya? Nasa inyong kamay ang desisyon na yan. At kung paano nyo sila masusuportahan, kapamilya, panoorin nyo to. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ang surviving cementerio girl ng Cebu, Jin. Ang bubbly boss lady ng Leyte, Isabel. Ang orphanalong caregiver ng USA, Kathleen. Ang sales masikat man ng Davao, Roque. Ang smilennial charmer ng Aurora, Zack. Vote via Kumu. Send virtual gifts to save or virtual gifts to evict para sa sinusuportahan mong housemate. Pinoy Big Brother Community Season 10 Adult Edition. Abangan bukas! Oh my God! Hindi dapat nila malaman na nandito pa kayo sa bahay ko. Isang task ang ibibigay ko sa inyo. Isang paramdam task. 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Okay, dami ice cream. Chop mo na yun, chop mo na yun. Ubusin yung lahat na kanin, tapos magluto ulit. Hello? Who prepared this? You, bro? No. Bro. Is it hot? Hello? Look at the ice cream. Let's check out the footprints. Napangalanan na ang mga nominado ngayong linggo. Tignan sa description ng video na ito or sa comment section sa ibaba ang partial unofficial diamond tally update.